good morning. Ayan, maulan-maulan ngayong umaga. Mabuti naman dahil ilang linggo na kaming nag-suffer ng sobrang init dito sa lugar ng Jensen. Talagang literal na Jensen, guys. So, ang ganda ng panahon ngayon. Sabi ko nga kay auntie, nire-review ko kay auntie, parang 3 nights ko na siya tinatanong, auntie, how's the weather? Kasi the last few weeks talagang sobrang init. Sabi ni auntie, much better daw. So, I'm happy kasi ang sarap na ng tulog namin lahat. At hindi ako masyado nagpapa-aircon. Guys, I'm so happy. Ang saya-saya ko kasi ang bigat-bigat ng kuryente. Minsan umaabot kami ng 7,000. Sabi ko, Lord, ang hirap naman talaga ng buhay. Sana ano na lang ako, Lord. Sana pusa na lang ako kumakain. So, sabi ko kay auntie, very good kasi hindi na masyadong mainit. Ngayon nga, iniwan ko sila auntie sa bahay muna. Ako'y lumabas muna dahil... Eto guys, first time ko yung papakita sa inyo. Ichichika ko sa inyo and I'm so happy and I feel so humbled. But this one, I am ready to share with you. And right now, papunta na ako dito sa lugar na aking sasabihin at isishare sa inyo. Sinabi ko na to kay auntie way back. So, nagpaalam ako kay auntie. And alam nyo guys, nagpapaalam talaga ako kay auntie. Kung saan ako pumupunta, alam niya. Kasi, wala lang, feel ko lang auntie and I are, you know... the same mindset. At least hindi siya nag-worry. Ako din, alam niya kung anong oras ako babalik. Alam niya kung kung ano yung ginagawa ko habang yung mga bata ay nasa kanya. O, diba? I feel relieved na ganun yung aming arrangement. So, ngayon, sabi ko kay auntie, lalabas lang ako ha. I-check ko lang to and then I will come back. So, ngayon, time check natin. Alas 10:30 na ang umaga. Pero hindi mainit, guys. Malamig-lamig at maulan-ulan. Nag-live kami kanina. Maraming salamat sa nanood ng live. Maraming salamat sa mga natutuwa sa mga anak ko. At maraming salamat sa mga nagpapadala ng regalo para sa mga bata. Ayun, thank you, guys. So, malapit na tayo. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Libuti sa daw dito parts na naon sa nato. Another unit. Maybe this is mine. Okay. Murag ako ka na. Murag yung anak itong number na ako. Pwede ko naman na ipagkabuha. Wala sa standard. Ikot muna tayo dito bago natin puntahan yung ano natin, yung pa-surprise good news. Tingnan muna natin dito sa dulo. Ganda ng Jensen dito, guys. Kapag na-appreciate nyo lang talaga yung lugar namin dito sa Jensen. Merong nagsabi, ma'am, ngayon alam na namin kung ano yung nasa Jensen, ano yung mga tourist spot dyan, kasi daw sinasabi natin sa vlog natin. Very good. Kasi yun naman talaga ang isa sa mga purpose natin. Ah, wala nang daanan. Alright guys, nandito na tayo! Excited ko! Tara, samahan niyo ako. Let's go! Alright! Nandito na tayo guys. Sa wakas, medyo nagstay muna kami sa loob ng kotse dahil maulan-ulan at hindi ko pwedeng mailabas si Mayumi. Sinama ko si Mayumi, yes. Kasi gusto ko munang maglakad-lakad dito sa ating bagong good news. At ano nga ba yung good news natin? Ayan. Ay, nako. Tuwang-tuwa ako, guys. Ang good news natin ay... Eto! Ayan! Ayan, guys. Nakikita ninyo sa likod ko ay ang bahay lang naman ni Mayumi. Oh, diba? Ayun. Maraming salamat you guys. Alam ko kasing saya nyo ako ngayon na nanonood kayo. Pero itong nasa likod ko ngayon ay ang model house or model unit ng bahay na kinuha ko para kay Mayumi. Ayan, yun natin kumaklaro. Ayun. So, kitang-kita nyo naman guys sa aking likod. So, nandito tayo dahil gusto kong ipakita sa inyo yung ano yung itsura. So, ito talaga guys. Ito nasa likod ko. Hindi talaga ito yung mismong bahay ni Mayumi. Pero ito yung model house. Ginagawa na nila yung ibang mga bahay. At dito na side naman yung sa akin. Ayan. Hindi ko alam kung yan ba talaga yung akin. Parang hindi pa. Pero dyan na side po yung aking nakuhang bahay. So, alam nyo, lagi kong sinishare sa inyo nga pala sa mga recent videos ko na isa sa pinagsisihan ko before sa past
10 years na pagtatrabaho ko sa abroad ay hindi ko inisip ang mga dapat i-priority ko sa buhay. So isa sa dapat i-priority natin is yung bahay, sariling bahay. So sa 10 taon guys, wala talaga akong naipundar. At ngayon, I want to make things right. Not only for me, but for my children. So lahat ng pagod ko, nilalagay ko talaga sa mga tamang bagay, tamang investment. So eto ay another isa sa investment na kinuha ko para sa mga anak ko. At specifically, para kay Mayumi talaga. So this house is also located in General Santos City. Ayan, this is three bedroom unit, and hindi siya kalapitan sa center ng Gensan mismo. Medyo nasa 20 to 30 minutes kapag walang traffic, pero not bad kasi I can see that this place is going to get busy on its own. And maganda kasi yung area na to kaya nagustuhan ko siya kasi kita nyo naman yung view natin. Meron siyang kabundukan, malaki naman yung space area, at saka maganda dito mag-start ng business, benta-benta at negosyo. Malay nyo, si Mayumi sa age na 11 ay magbenta na dito, baka may tindahan na siyang sarili. Checkin na natin. So pasukin natin sa loob, papakita ko sa inyo ano ang itsura na magiging bahay ni Mayumi in the future. Ayan. Siyempre, habang bata pa siya guys, hindi pa siya pwede magtira dyan. I-passive income natin, parentahan natin, para naman merong mga pang-college tuition na yung mga anak natin in the right time. Ayan, tapos pasukin natin sa loob. Let's go! Okay guys, syempre, kung nakita ninyo sa labas, ipapakita ko din sa inyo itong model unit ng bahay ni Mayumi sa loob para naman ma-imagine ninyo at kung anong klaseng bahay ba ito. Once again, you guys, masaya ako. Masaya yung puso ko and I feel satisfied that I'm doing hard work for something important and something na really na priority. Tamang priority, tamang focus. So tara, pakita ko sa inyo sa loob. So first things first, ang sukat ng bahay na to ay nasa 107 square meters. I mean, ang lot area is 107 square meters and I believe itong bahay ay nasa 50 square meters. Ayan, hindi ko sigurado yung tamang sukat, pero ano yun na lang, estimate. So dito, pagpasok, ang pinakagusto ko sa mga bahay na bago na ginagawa dito sa Gensan are the big, wide windows. Gusto ko yung mga malalaking bintana kasi I want natural sunlight, I want air, I want open ba, yung parang nakakahinga ka, hindi ka na nasosuffocate. Ayun. So this is the main living room or sitting area. Dinagay nila dito. And speaking of guys, nakuha ko pala itong bahay ni Mayumi. Nung nagbayad ako, meron silang pa-promotion na merong free na wooden salaset. So eto yung kanilang ma-free na wooden salaset. Nilagay nila dito kasi pinapakita nila sa mga nag-check ng model unit. Hindi pa ito tapos. Talagang ipapa-interior design pa nila to. For now, hindi pa. Pero eto yung free. Para siyang upuan ni Lola guys. Parang horror house. Parang horror type. Parang antique na type yung mga upuan. So, yung free ko na ganito, ilalagay ko to sa somewhere. Ilalagay natin somewhere. Hindi ko ilalagay dito sa bahay. So, ayan. Pasok tayo dito na side. Merong pinto dito. I believe, nilagyan nila ng pinto dito na side kasi pwede magpagawa dito ng dirty kitchen naman. So, another extension na naman ang lola niyo guys, if ever, soon. Kasi, like I said, ayoko nagluluto sa loob ng bahay. Dahil, ayoko yung amoy shampoo ka paglabas mo ng ligo, and then pag ano, malabas mo ng bahay, amoy ano ka na, ginisang sardinas. Ang sarap ng ulam mo, pero lang amoy ginisang sardinas. And then, dito sa labas pala, nilagyan nila dito ng dirty kitchen area. So, parang na-imagine ko na pwede to siyang i-close na area at gagawin siyang dirty kitchen din. Parang katulad nung bahay namin. And then, pasok tayo ulit sa loob. 0.5 na pares. Okay. Pasok tayo. So, this house has 3 bedrooms. Meron siyang, sa master's bedroom, meron sariling toilet. Then, merong shared toilet. And then, itong living room. So, check out natin muna yung spare bedroom. Dito tayo sa spare bedroom. Bedroom number 1. Ayan, extra bedroom number 1. So, nakikita niyo, meron dito ang cabinet. Meron din silang free na tatlong piraso ng cabinet sa kada kwarto. So, ang saya ko kasi, ang sarap sa feeling na lagi meron free. So, eto yung free cabinet. Kung ito guys, pag nakuha ko ito, pipinturahan ko ito ng puti. Hot aesthetic. Pero in fairness, not bad naman yung ano niya. Not bad yung quality. Maganda yung quality ng free cabinets ng bahay. So,
So one days, nakakatipid na tayo doon kasi hindi ko na kailangan bumili ng cabinet. Diba? At saka, meron siyang napakalaking bintana. Oh, diba? Bongga. Masaya. Tsaka ang laki ng bedroom ha, in fairness, this room is big enough for my family. Kapag bumipag kami dito, or na-imagine ko na a family with 3 to 4 kids, this is a very good space. And then, eto yung kanilang shared toilet. Kita nyo guys, yung shared toilet, nakaset up na siya. Ay, walang ilaw. Pero nakaset up na yung toilet guys. Meron na siyang tiles. Ayan, maganda na siya. Meron na siyang sink dito. Ang ganda din ng gripo. Yan yung gripo guys. Hindi naman mumurahin yung gripo. And then, meron ding toilet. Pati yung toilet nila, in fairness naman talaga, ay maayos. So, eto yung kanilang shared toilet. Meron ding siyang shower. Pwede na siya. Ay, pero bakit parang baliktad? Dapat dun yung shower, dito yung toilet. Masyadong maliit siguro. Okay. So, eto yung shared na toilet para sa dalawang bedroom. So, dito tayo sa bedroom number 2. Eto naman yung kanilang free closet number 2. Kasi tatlong closet yung free. Meron din siyang sariling bintana na magkalaki-laki. Ayan. Ayan. I really love wide windows. I really do. It's one of my weakness ha, pagdating sa isang bahay. Kasi gusto ko, ganyan, open na open, pasok na pasok yung liwanag ng sky at ng araw. Ganda ng weather ngayon. So, dito tayo sa, uy, fairness naman sa pinto, ang ganda din. So, masaya na ako dito guys, ano ko natin. Now, let's go to the master's bedroom para makita ninyo. So, if ever may family na mag-rent nito, kasi gagawin natin itong passive income, di ba? Kaysa naman nakatambay lang. Dito sila mag-i-stay. Ayan. Ito yung free cabinet number 3. Katulad lang sila ng sizes basically. Maganda din talaga guys ang kahoy na ginamit. Kasi minsan merong mga free na mga bagay na pangit yung quality. Pero yung free dito sa bahay na nakuha ko, shoutout nga pala sa Jensen Meadows ayan sa division, ay ang maganda ng mga free nila. And I'm happy na na-avail natin. So meron din siyang saliling bintana. Sobrang lapad ng kwarto. In fairness, parang mas malaki pa yung sukat ng kwarto na ito kaysa dun sa kwarto ko sa sarili kong bahay. And then, meron siyang sariling toilet. So, eto yung master's bedroom, meron siyang sariling toilet. Wala din pang ilaw. Uy, ang ganda! May ilaw ba yan? Kita ba? Kita nyo guys, ang ganda din yung shower head. Uy, ang ganda ng shower head. Hindi put-putin. Ayan o. Kasi dun sa bahay ko, ang hirap ng shower eh. Pero dito, ang ganda. Uy, in fairness, sa shower pa lang, bawi-bawi na tayo dito. Uy, parang mababa yung sink. Huh? Mababa yung sink. Alright, so, eto na ang buong bahay lang, guys. Ang ganda. Ang ganda, at I'm very happy. So, pag nagtatanong kayo kung magkano naman itong 3-bedroom na bahay na to, I got this one sa presyo na 1.9 million pesos. Payable by Pag-ibig, payable by bank, payable by, hindi ko lang alam kung pwede yung in-house eh. Pero ngayon kasi naguhulog-hulog pa ako ng down payment. Ayan. So, I'm very happy. Ayan, nakita ninyo guys. Nagustuhan ba ninyo yung ating bahay para kay Mayumi? Ang ginagawa ko once in a while, kapag meron ako mga ganitong klase ng mga investment, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko para mamotivate ako magbayad, mamotivate ako magtrabaho. Nire-remind ako na hindi ako pwede magtamad-tamad, hindi tayo pwede magluya-luya. Ayan, so ikot-ikot lang tayo dito na... Eternity later. A few moments later. Alright. Ay, naku. Alam nyo guys, minsan nakaka-overwhelm yung mga ginagawa ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Pero, masaya ako dahil, alam nyo, mahirap para sa isang single nanay katulad ko na apat yung anak. Minsan nagkakasakit pa sila, ngayon mag-aaral pa si Kulot, susunod na naman si Chico.
mahirap na makapag-focus. Pero dahil nga sabi ko naman sa inyo, nasa mga tamang tao ako, lagi kong kasama yung pamilya ko na sinusuportahan ako, talagang nare-remind ko yung sarili ko sa mga tamang bagay at saan ko dapat nilalagay yung energy ko. Saan ko dapat nilalagay yung mga fruit of hard work ko. Ayan. At isa na to dun, guys. So, kahit na busy ako, talagang binibisita ko tong lugar na to kasi binibisita ko tong bahay ni Mayumi kasi gusto kong i-remind yung sarili ko na tama yung reason na bakit ako nagtatrabaho. So, iikutin lang natin tong bahay. Andito na tayo ngayon. Ito yung front, basically. Ayan. Aray ko. Yung mga morseko talaga, ayaw tayong lubayan, guys. Ayan. So, ito yung front na side. And dito naman tayo sa gilid. Yung merong bedroom number 1, tsaka bedroom number 2 kanina. Andito yung ating lagayan ng mga pupu bells, tsaka ihi bells. And then dito naman yung likod na area. Okay? So, ito na place, guys. Meron na siyang basketball court, tsaka katabi ng basketball court, merong park. Ayan, nakikita nyo marami pa rin bakante kasi this one, estimated finish nitong place na to is 5 years. So, binigyan kami ng panahon para magbayad at kapag naka 80% na tayo sa down payment nung 1.9 million ay sisimulan na yung bahay na para talaga kay Mayumi. Once again, itong pinapakita ko sa inyo ay ang model house. Baka sabihin niyo tapos na. Hindi pa, guys, model house lang to. Pero lahat ng bahay, ganito talaga. Lahat ng accessories niya at saka ng kwarto, ang sukat, ganitong ganito talaga. Ito naman yung gilid kanina kung saan pwede siyang gawan dito ng, i-close mo siya, gawan mo ng, tawag nito, dirty kitchen. Pero in fairness, malaki pa yung area. Parts, ang muhon, ani parts, karang na ay Coca-Cola, no? Ayan, guys, meron pang isang pinapagawa na. So I believe that one, either nag-cash yan, yung may-ari ng bahay na yan, either nag-cash yan or naka 80% na siya sa daw. Mga maliliit na housing banda sa dulo. Then meron silang economic housing, etong mga 3 bedrooms. Then meron silang mga duplex. Yung duplex maliliit lang, guys, para lang siya sa mga single people. Eh ako nga, single ako, meron naman tayong 4 na mga kulot na sunod ng sunod sa atin. So hindi tayo pwede to. Para yun sa mga single at saka sa merong jowa bills, may asawa pero wala pang mga babies. Kaya hindi tayo pwede. Dito lang tayo sa yung pagpili ko ng bahay na to. Masarap yung pakiramdam ko nung tinayuan ko to dito. Kasi nung nag-decide ako, bago ako nag-decide, tumayo muna ako dito and then I imagine, I visualize and then tumingin-tingin ako sa paligid and then in-enjoy ko yung hangin at saka yung sunshine. And then I said, this place is right. This place is going to be a home of my children. Ayan. Alam nyo, ina-imagine ko pa lang ah, in 5 years from now, 10 years from now, sobra na sigurong hindi na ma-afford yung mga housing dito. Kaya dapat gumawa na tayo. Kasi I remember nung mga bata pa kami, guys, maraming mga binibenta. Sobrang mumura pa lang pero wala kaming pera. Hindi man lang maka-afford si mama. Sobrang hirap ng buhay namin kasi marami kami magkakapatid. Pinapaaral kami lahat. So, ngayon, lahat ng yun nagmahal na. So, how much more naman pag mga in the future, pag 5 years, 10 years from now, pag yung mga bata ay dalagat binata na, sobrang mamahal na siguro talaga ng mga housing at mga property. Kaya, di bali, it's okay. It's okay, we can do it. Malabas na yung sikat ng araw. So, etong area kung nasaan tong subdivision, medyo madamo pa siya, pero mabilis na kasi yung pag-populate ng area dito eh. Lalo na dito sa Jensan. Maraming hindi nakakaalam ng Jensan na lugar, guys, no? Ito, shoutout natin, General Santos City, the tuna capital of the Philippines. Yeah! Dito po nanggaling si Gerald Anderson. Anderson ba? Tsaka si ano, Melay, ayan. Alam nyo, kilala nyo naman si Melay, diba? Dito po siya nanggaling sa Jensan. And nagtapos siya sa university kung saan din ako nag-graduate. Mindanao State University, General Santos City. At syempre, Manny Pacquiao, ayan. Dito din sa Jensan nanggaling. So, etong Jensan, guys, maliit lang yung city namin pero marami kami magagandang tourist spots around the area.
Tsaka pwede rin i-dive dito yung mga South Cotabato, ayan, Lake Cebu. Napakagandang place to visit. Marami silang mga cultural na tourist spots. Meron ding landscape. Ang daming magagandang landscape. And we are like 2 hours to 3 hours drive papuntang Manila. Ay, Manila, sorry. Davao pala. Hindi Manila. Davao, ayun. Klaro dito guys yung ano Mount Matutum, yung magandang bundok namin dito sa Jensan tsaka sa South Cotabato. Kaso bulkan pala. Kaso ngayon ay natabunan siya ng clouds tsaka pugs. Pero pagka malinaw yan, ang ganda tingnan. Hindi siya perfect pero maganda din, parang Mount Mayon. So uwi na tayo sa bahay. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin, sa kwentong-kwento ko ngayong araw. At sana ay masaya kayo dahil ako'y sobrang saya ko. At alam ko masaya din si Auntie. Kasi hindi ko pa naisama dito si Auntie Christine kasi kanina maulan-ulan. So sabi ko, Auntie, isama ko lang kayo doon next time kasama yung mga bata para makita din nila. Ayan. Nag-survey lang ako saglit guys. Uwi na tayo ng bahay dahil ngayon ay Sabado, hindi po ako nagtrabaho. Normally Sabado pumupunta ako sa Mayumi Boutique, pero ngayon sabi ko wala, pahinga tayo ngayon totally. And bibisitahin ko nga yung bahay, so okay na, goods na yun. And then dadalhin ko yung mga anak ko sa bahay kubo sa bukid, ayun, bahay ng aking eldest sister. Shout out sa iyo, I love you ate Sheena Aranda Pareño. Ayan, kailan mo kami bibigyan ng pamangkin? Pressure match. So pupunta kami sa bukid guys, doon kami matutulog, mag-enjoy kami ng sunrise tsaka sunset doon ngayong araw. And i-enjoy namin yung buhay bukid. So samahan nyo kami, syempre hindi mawawala ang kwento-kwento ng ating buhay sa buhay bukid, bahay kubo. And yeah, maraming salamat once again. At kung napansin niyo na hindi pa kayo nakapag-like, subscribe at nakapress ng bell button, please do so para malaman naman ninyo ang kwento ng aking buhay as single nanay ng aking apat na kulot, half African, half Filipino kids. And yung content ko guys, more on pagiging single nanay, paano ko binabalanse yung aking buhay, paano ako nag-aalaga ng aking mga benta-benta, negosyo. Kung tingin ninyo nakaka-relate kayo at tingin ninyo makakakuha kayo ng value sa mga videos ko, please like, subscribe, at i-press nyo naman yung bell button. Ayun. Maraming salamat you guys. I'll see you on the next episode. Much love from the Yigas.